Anyong asa sa'yo, Yorubon. Good evening, guys. Shout out sa 1 million followers natin dyan at sa mga subscribers. Sa mga hindi pa ka nakapag-subscribe, hindi pa huli ang lahat, guys. So, mag-subscribe na kayo, guys. Maawa naman kayo. Ayan, guys. Tingnan yung kamay ko, guys. Nagkapaso-paso, guys. Dahil sa hindi ko ginamita ng technique, guys. Hindi ko alam na ganito pala kainit yung ano namin, guys, yung sa makina namin at saka yung ginagamit namin sa company hindi pala sapat, kaya gumawa ako ng paraan, guys, para makaiwas sa paso, guys. Ngayon ituturo ko sa iyo paano gamitin ang ipinagbabawal na technique. Ito, guys, ito siya yung ginagamit namin sa company sa araw-araw magtrabaho, guys, para makaiwas sa init ng makina o sa mulde. Pero may isa pa, guys, na ituturo ko sa inyo, guys, na effective para hindi ka mapaso ng katulad nung ganun sa akin, guys, na napakasakit, guys, tapos magtatrabaho ka, mapapaso ulit ang sakit. Kaya ipapakita ko. Ayan, guys, ayan. Ito yung sinasabi ko, guys. Hinanap ko siya, guys, kung saang mall, sa Lazada, sa Shopee, o kahit ano-ano, saan-saan. Hindi ko talaga mahanap, guys. Hindi ako makapag-order online. Kaya, ito, guys, pinagdasal ko na lang, guys, hanggang sa gumising ako andyan na sa harapan ko, guys. Kaya, yan ang sagot. Ipinagbabawal na technique. Ibinigay yan ni Lord sa akin, guys. Kaya, yan, guys. Gamitin mo yan, guys, para hindi mapaso yung kamay mo. Napakasakit, guys. Ayan, magsisimula akong magtrabaho, guys. Ayan, oh. Napakaseryoso. Ang gwapo. Ayan. Huwag nyo nang pansinin, ganyan. So, tatakpan natin yan, guys. Ayan. Ayan. Magsisimula na kasi ako magtrabaho yan, guys. So, ipapakita ko sa'yo paano gamitin ang pinagbabawal na technique. Ayan. Ganyan talaga, guys. Kasi sinisita tayo ng amo natin sa buhok natin. Kaya nilalagyan ko na lang ng bonnet para hindi masita yung buhok natin, guys. At saka nagmamask din tayo, guys, dahil sa mabaho nga yung goma na minumulde namin, guys. Yan, guys, sinusunod. Yan ang unang isusuot mo, guys, ang pinagbabawal na technique na sinasabi ko na makaiwas. 2 buwan ko na yan ginagamit, guys. Wala nang paso, guys. Ipinagbabawal na technique. Hindi nyo makikita kahit saan. Lazada, Shopee. Hindi nyo makikita. Hanapin nyo, guys. Ipagdasal nyo, guys. At ibigay sa iyo yan, guys. Kaya, ngayon, guys, ipapakita ko sa inyo paano gamitin. Ayan, guys. Sinusuot na ang pinagbabawal na technique. Tapos yan yung pang protekta sa init, guys. Yan yung isa sa mga ginagamit namin. Pero ang effective dyan, guys, ay ang ipinagbabawal na technique. Ayan, guys, yung black na yan, guys. Magsuot tayo kasi hindi pa naman magsimula yung 5 minutes pa naman, guys, bago magsimula yung trabaho natin. Kaya magsusuot muna tayo ng ating gear, kumbaga battle gear. Kasi lalaban tayo ngayon, guys. Mapapalaban tayo sa 3 makina, guys. 3 makina. Oo, guys. 3 makina ang ino-operate namin dito sa company, guys. Kasi yung sadyang namin talagang kuripot. Dapat kasi 2-2 lang, eh. Kaya sa sobrang kuripot, 3 para sa 6 na makina. 2 tao lang. Kaya ayan, guys, mabilisan yung trabaho. Salitan yung mga makina. Magsasalang siya, guys. May isang makina dyan, guys, 3 minutes magsasalang ka, tapos yung isa naman 2 minutes. Pinakamatagal na yung 3 minutes yata na pagsasalang. Pinakamabilis naman yung 2 minutes na pagsasalang sa makina, guys. Yan, guys, iipit nyo siya sa guwantes, guys. Yun yung ipinagbabawal. Tingnan nyo, halos hindi siya magkita, guys, no? Oo, dahil nandun siya sa ilalim. Walang makakahalata niyan, guys. Kaya siya tinatawag na ipinagbabawal na technique dahil walang nakakaalam na nandyan siya sa loob. At saka hindi ka mapapasok kasi nga ginamit mo ang technique na yan, guys. Effective talaga yun, guys. 2 buwan na, guys, hindi ako napasok dahil dyan, guys. Pero nung una, guys, nagkapasok-pasok. Ayan, guys, technique din yan, guys. Ipinagbabawal na technique rin yan, guys. Walang nakakaalam na yan, guys, dahil yung daliri na yan, yan yung pipitas ng goma na ginagawa natin na sobrang init. Ayan, yan, 2 na yan, guys. O, tingnan nyo. Ipinagbabawal na technique yan, guys. Kasi
Matatakpan siya ng isang guwantes kaya sinong makakaalam na gumagamit ka ng ipinagbabawal na teknik. Ayan, tingnan mo, oh, nawala, 'di ba? Magic. Oh, ayan, ayan. Hindi po isang guwantes ang sinusuot dito, guys. Tatlong guwantes dahil ang makina ay sobrang init. Hindi siya pwedeng isa dalawang guwantes, guys. Tatlong guwantes kasama na ang ipinagbabawal na teknik na walang nakakaalam, kasi nakatago yan, guys. Ang nakakaalam lang yan, guys, ay ako. Sikreto yan, guys. Sa inyo ko lang sinasabi. Ayan, guys. Hindi mapapamak yung mga kamay nyo dyan, guys. At saka, ngayon, guys, magsisimula na ako magtrabaho, guys. Tignan yung trabaho, guys. Tatlong makina, guys. Salitan yan, guys. Parang alternate lang yung pagbubukas. Minsan, nagbubukas sila ng sabay. Wala kang magagawa, kasi sabay silang nagbubukas. Eh. Kasalangan mo talaga sila. So, ayan, guys. Ito na plaster natin. Look at natin yung camera ko. Hindi nakita mo. Sabi nyo natin kasi bawal mag-video, guys. Pinuslip ko lang yan, guys, para makapag-video tayo, guys, para makita nyo yung trabaho ko dito sa company dito sa Daegu, South Korea. Ayan, guys, nakabukas na yan, guys. Tingnan nyo, guys, umuusok. Kita nyo yung usok na yan, guys. Mas mainit pa yan sa vulcanizing shop, guys. Sobrang init, kayo. Tingnan nyo yung kamay ko kanina, nagkapasok-pasok. Dyan yun, guys. Yan ang dahilan, guys. Kaya gumamit tayo ng ipinagbabawal na teknik na hindi kayang may paliwanag ng siyensya, guys. Tayo lang, guys, ang nakagawa niyan, guys. So, ngayon, guys, panunuro natin yung pag-operate ko ng makina, guys, para makita niyo naman. Baka kasi kayo, sa mga hindi pa nakapunta ng Korea, gustong magpunta ng Korea, siyempre, para may ano na kayo, guys, may idea kung paano gumagawa dito sa Korea. Kasi pag napunta kayo sa mga rubber molding, ganito rin, wala siyang pinagkaiba. Siguro iba-iba lang yung klase ng goma or molding, pero yung kung paano siya gawin, ganito, ganito siya, guys. Halos-halos yung mga makina same lang naman dito sa Korea. Pag rubber molding, rubber injection, ganun din. Siguro may mga latest high-tech, pero parang lahat na ganun din naman talaga yung mga makina. Parang isa lang yung model. Ayan, guys, tinitingnan nyo, guys. Ginukuha ko yung pulyang, yung sinasabing bad order. Kung dito sa Korea, pulyang, pero sa atin, ano siya, damage, bad order. Kaya kukunin mo yun, guys, sa tatapon, para hindi siya masali dun sa nagawa ng goma na pwede nang, kumbaga, gawa na siya, pwede siyang i-deliver. Ayan, tingnan nyo, guys. Yan yung klase ng ginagawa kong goma. Yung molde. Bali, ay, kasi hindi mo maipal, hindi ko alam kung anong ginagamitan nito, guys. Siguro sa lahat na to, guys, mga sasakyan, sa mga so gamit sa bahay, mga yung sa mga appliances, siguro ganun. Kasi iba-ibang size nito, guys, may malaki, maliliit, lahat na. Parang depende kasi pag may nag-order sila magpapagawa ng goma, so, tapos may molde sila, kami lang yung taga gawa. Sila yung magbibigay ng molde na kung anong klaseng molde, basta goma, guys, na lahat ng appliances, siguro lahat ng parts na goma dito ginagawa. Siguro hindi siya lahat automotive parts, yung iba naman parang maliliit, eh, parang sa mga appliances din. Pero yung talagang malakas dito yung rubber na sa mga sasakyan at saka yung sa mga agriculture na mga makina nilalagay na goma. Sa makina po, guys, sa sasakyan, sa mga lahat. Ito yung, guys, maliliit, parang hindi ko maano kung sa sasakyan ba to o sa appliances. Itong goma na po, guys, maliliit, guys, eh. Sobrang liit, parang sa ano siya, hindi ko alam saan ginagamit. Basta kung sa anong mga rubber parts na material dito ginagawa.
So, ayun guys, ginawa ko itong video para malaman nyo naman yung ginagawa dito sa Korea at the way siya, paano siya gawin ng mga trabaho. Ayan. Tingnan nyo ang liit. Ang liit yan guys, parang ano lang siya. Parang basta maliit siya guys, pinipitas siya. Ayan, kaya gumamit ako nung yung kinagbabawal na tiktik na, na sinasabi ko sa inyo guys. Kasi pag hindi mo gawin yun guys, yung daliri mo mapapasok na sa sugatan. Kaya ginamitan natin na pinagbabawal na tiktik. Ayan guys, tingnan nyo. Yan yung mundi niya. Yan yung napaso yung braso ko nyan guys, sa sobrang init guys. Nag-iwan siya ng marka ng mundi. Yan, papakita ko nyo sa inyo ngayon. Sa mga nagtatanong guys kung paano makapag-apply sa South Korea, ayan guys, tingnan mo, yan yung molde, dumikit. Ang sakit yan guys, parang nasunod yung braso ko nyo. Ayan guys, sa mga nagtatanong kung paano makapag-apply ng trabaho dito sa South Korea guys. Unang-una guys, advice ko sa inyo, maghanap kayo ng school na pwedeng makatulong sa inyo. Na kung saan pwede kayong mapag-aral. Kasi yung school kasi, alam na nila lahat yung proseso. Pag napunta kayo doon, malalaman nyo rin ang proseso at saka step by step na process kung paano makapunta ng South Korea. Pero kasi kailangan mo mag-aral ng Korean language guys para makapasa ka. Ang requirements kasi dapat maipasa mo yung Korean language test sa POEA bago ka mabigyan ng permit na malagay doon sa roster, na yung roster na yun, yun ang isi-select ng mga company dito sa Korea. So bibigyan ko kayo ng konting kalaman guys. Ito, unang-una guys, kailangan 18 years old to 38 years old lang guys. 38 years old below, 39 hindi na pwede, hanggang 38 lang po guys yung pwede mag-apply ng Korea, ng factor worker as a dito sa Korea. At saka wala kang criminal record or any case sa Philippines or Korea guys na pwedeng maka ano sa'yo guys, makaantala sa pag-apply mo. Kasi kukuha ka ng NBI, dadaan ka sa immigration, tapos kung may kaso ka guys, hindi ka makakalabas ng bansa or hindi ka tatanggap. Ayun na nga guys, no, unang-una 38 years old lang, 18 years old to 38 years old, tapos wala kang kaso sa Pilipinas or sa Korea. Tapos pangatlo, fit to work tayo guys. Talagang yung ano, yung kumbaga wala tayong sakit na nakakahawa or like TB, HEPA or anong kahit ano, bawal siya. Yung medical for abroad guys, dapat i-fit to work nyo yun guys. Talagang hindi kayo sasabit kahit sa anumang medical na for abroad. Same lang naman guys kung mag-apply ka ng pa Saudi or pa, basta yung medical na abroad guys, hindi pwedeng may sakit ka. Pag naipasa mo yung medical na for abroad, pwede ka dito guys. At saka fit to work ka guys, so wala kang sakit, no, HEPA, TB or any contagious disease na nakakahawa, bawal yan guys. Talagang as in clear, kailangan ano, kasi bawal yung may scars sa lungs. At saka ano guys, yung Ishihara, dapat yung mata nyo guys makapasa kayo sa Ishihara test. Yun yung sa mata, pagsusulit sa mata yan guys, Ishihara test. Yung basta Ishihara, pagsusulit sa mata yan guys, kailangan yung may pasa. Bawal din yung may diferensya sa mata dito guys, kasi nga masilan yung mga ginagawa, kaya bawal. Pag may diferensya ka sa mata, hindi pwede. At saka ang huli, dyan ka na mag-aaral ng Korean language. Pag lahat ng yung sinabi kong yun, qualified ka, I mean 18 years old to 38, no height required, no weight, basta 18 to 38 at saka no criminal record, clear yung ano mo guys, pangalan mo, tapos fit to work, walang sakit, at saka pasado ka sa Ishihara, maghanap ka na ng school guys.
kung saan ka pa makapag-aral ng Korean language at doon. Doon ka tuturuan kung paano mag-apply basta qualified ka sa mga sinabi kong yun na qualification. Saka ka mag-aral. Pero pag lagpas ka na ng 38, wag na. May sakit ka, wag na. At saka may kaso, wag na guys. At saka hindi ka pasado sa Ishihara, wag na guys.